Hello guys, welcome back to my channel. For this video po, ang gagawin natin ngayon ay closet aluminum cabinet po. Ang kulay po niya ay analog finish. Saka yung pangdingding po namin ay ACP na brown po ang kulay niya. Pangdingding po natin dito sa closet cabinet, sa mga gilid po niya at saka sa mga pintuan niya. Ang kulang pa na lang po dito guys ay dingding na lang po guys ang gagawin po dito. Saka yung hangiran po niya dito sa taas, lalagyan po ito ng round cube. Ayan. Ibubutas ko na lang po dito guys. Saka dito. Tapos dito po ang mga divider niya. Meron po siyang divider dito. Tapos dito rin po sa kabila, tatlong divider po yan. Ayan. Tatlong shelves. So bago po palalagyan ng mga dingding guys, ay sasabihin ko po muna sa inyo mga nagamit ko po ng mga materials para dito sa closet aluminum cabinet. Dito po sa mga pintuan niya guys, ang ginamit ko po ay SF1011 Auto. Okay guys, may cover po yan dito. Bago po lagyan ng dingding, nalagyan po ng cover. Tapos dito naman po sa mga frame niya, ang ginamit po namin ay 1¾ by 1¾ po yan na tubular. Tapos dito naman po sa mga divider niya ay 1x1 na tubular. Ito po. Tapos yung pangsalo naman po sa cladding ay angular po na 3¼ by 3¼ po yan na by 1/16 ng kapal po niya. Tapos ang mga ginamit naman po namin na mga accessories niya ay hinges na 1x3. Ito po siya guys. Tapos meron po siyang magnetic catches. Ito po guys yung magnetic catches niya. Saka meron po siyang handle na stainless. Yan, dito po yan. Dito po guys yung handle niya. Yan. Ang sukat po pala nito guys ay number 8. Number 8 po yan na handle para dito. Tapos ang ginamit po namin na dingding niya ay ACP or aluminum cladding na brown po ang kulay niya. Tapos yung panglagay naman po natin sa hangiran ng damit ay round tube po yan na 1 inches po pala ang sukat niya. So yun lang po guys ang mga nagamit po natin mga materials para dito sa closet aluminum cabinet. So ngayon po guys ay maglalagay na po tayo ng mga dingding po niya at hangiran sa taas. Saka mga handle. Na po guys yung panagay natin sa gitna, masahig niya. Po guys yung magnetic catches po niya na panglagay natin. So
Kaya na po yung magnetic catches po niya, double po yan, taas at baba po ang nilagyan ko. Next po ay maglalagay naman tayo ng dingding niya dito sa pinto. So ito na po guys, yung panlagay po natin na dingding niya sa harap. Cladding po yan na brown, ACP. Ito po yung likod niya guys. So yan na po siya guys. Next po ay maglalagay naman po tayo ng dingding dito sa gilid niya. So ito na po guys yung likod po niya. Lalagyan po natin ng dingding sa likod na ACP na brown din. Ang nilagay po namin dito guys ay angular po yan. Yan. Para nakasalo po yung ACP. Ito po guys yung pangdingding natin sa likod niya. Lalagyan po natin ng sealant para matibay po siya, para kapit na kapit. Ngayon po guys ay lalagyan po natin ng rivet para hindi po siya matanggal. Tapos po mamaya po sasabihin na natin itong hangiran niya. Ito po guys yung hangiran ng damit. Naka ganito po ang kabit niya dito. Next po na gagawin natin guys ay magkagabit naman po tayo ng hangiran ng damit. Hi! Guys, yung hangiran po niya na ikagabit natin ngayon. Yan. Round tube po yan na uno ang size niya.